So ngayon, halimbawa may Clean Kamigin QR code ka na, tapos kailangan mo lang gawin is ilogin mo para makapag-schedule visit ka. So you have to make familiarize your QR code. The upper portion is your CCQR. That will be your account. So the first thing that we're going to do is search Clean Kamigin QR on Google top. And then on the upper part, there's three lines there. You have to click login. Log in your CCQR code. CCQR. Tapos input your password. Located at the upper part of your QR code. Existing QR code. After password, you have to click login. Tapos, ito yung makikita mo. Click mo yung schedule a visit. Asahin mo yan, tapos click okay, I understand. Click tourism or leisure. Work essential, passing through travel. Tapos yung schedule date mo sa pag-visit ng Kamigin. Input mo rin dyan kung saan ka magsistay. Tatlong pagpipilian dyan. Kung round trip lang kayo, make sure to put the date to this round trip and then transient or the staying overnight. Shall we say residential property? You have to input the name of the host and number and the complete address. Example, you're going to stay. No worries, work. Click yes. Add your QR companion. Make sure my QR code na yung kasama mo. Tapos save. Check mo lang yan. Wala kang kasama, so just simply say no. Where did you hear about Kamigin? Ay pagpipilian dyan. Submit. Guru homepage. The lower portion, same pa din. Print your Clean Kamigin QR. Yan na yung ipapaskan mo sa scanner since nakapag-schedule visit ka na. May Clean Kamigin QR ka na, tapos pinas ready for scanning na kasi nakapag-schedule visit ka na eh. Tapos yung remarks, pag-scan is has rejected visitor entry form. Siyempre, hindi ka makakapasok kasi rejected eh. It's either may mali kang in-upload or mali yung pag-schedule visit mo. So ito yung gagawin natin para makorek yung nakapag-reject sa'yo. So, search mo lang sa Google tab mo, Clean Kamigin QR. Tapos, check mo yung pinakaunang link. Since nakapag-login ka na, ito yung bubungad sa'yo. So, view yung profile mo. Login muna natin. Di pa pala nakalagin yung account ko. CCQR. Of course, you have to verify your QR code. And of course, login mo yung password mo para makapasok ka sa website. Dapat alam nyo talaga yung password nyo. Pag hindi nyo alam, forget password nyo lang. So ito yung bubungad sa'yo. So anong gagawin natin? So, click mo yung may visits schedule. Check mo yan. May naka-remarks talaga, rejected. So verify natin kung bakit ka rejected. Ah, okay. Kasi hindi sa'yo yung vaccination card na in-upload mo. Tapos yung isang kasama mo, walang vaccination card. I-re-reject ka talaga sa system niyan. So ang gagawin lang natin, schedule a visit tayo. Sundin lang natin yung process. Tourism and leisure. Tapos, proceed natin yan. Date of stay mo.
Tapos, LGU accredited, ganun pa din. Pwede residential property. And of course, hindi ka naman pwede mag-transient kasi nilagay mo doon is for several days sa Kamigin. So, sundin mo lang yan. Halimbawa, dito ka sa LGU accredited accommodation nagsistay, sa Lusay Nobu Hotel, yan lang. Ganun pa din. So, input mo lang dyan, tapos proceed. Traveling with someone, yes mo lang kung meron, no mo lang kung wala. Ngayon, ang tanong, kung nakapag-schedule visit ka na, okay na ba yung application mo for visit sa Kamigin? Hindi ka na ba marireject nun? Of course, marireject pa din kasi may mga portion doon na hindi mo binago. Example doon is yung vaccination card na in-upload mo na hindi sa'yo. Ire-reject at ire-reject pa yan ng CSEM. Tapos, mape-penalize ka pa dyan pag nakapasok ka na ng Kamigin. Halimbawa. So, tatapusin lang natin to. Where did you hear about Kamigin? Shall we say, families and friends. So, ito na naman yung bubungad sa'yo. Anong gagawin mo ngayon? Check your profile. Tapos, edit photo ka sa vaccination card mo para mapalitan mo yan. Napila natin yung vaccination card mo. Upload mo lang yung correct vaccination card. Okay. So, balik tayo. Home. Tapos, print clean Kamigin QR. Kikita mo yung QR code mo at yan na yung ipapascan mo sa verifier. At verified mo na talaga yan. So, makakapasok ka na ng Kamigin kasi hindi na rejected. Pag ma-re-reject pa yan, patulong ka lang sa Tourist Assistant Desk para makorek yung mga information or ano yung dahilan na na-reject ka. Hope this will help. Thank you po.